Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose at muling maglilingkod sa inyo sa gabing ito. Nais ko pong talakayin yung katanungan sa akin ni Vanessa Aleria. Hi Doc, good afternoon po. May pneumonia po ako Doc, tapos nahirapan akong huminga at ang bilis ng tibok ng puso ko. Ano pong gamot nito Doc? Kahapon po ay nagsimulang nahirapan akong huminga, humihingal at mabilis po ang tibok ng puso ko. Kaya ang tanong nyo, anong dapat mong gawin? No? Alam niyo po, ito pong topic natin, karamihan ito ay sakit ng bata o kaya mga may edad na. Kaya pagka hindi ito magapan, marami po ang mga pasyente na na-stroke, na heart attack, at dahil din sa yung mga na-COVID, nagkakaroon po ng COVID pneumonia, namamatay sila, no? Kaya ngayon, ang pneumonia po, ito ay lung infection, no? Ang pneumonia, ito po ay infection sa baga, sanhi ng virus or bacteria. Ang ating pong baga ay merong mga libu-libong tubo. Ang tawag po ay bronchial tube. Ang pinakadulo ng mga tubo na yon ay merong maliit na supot at tawag po natin doon alveoli. Ito po ay merong mga maninipis parang buhok, kanipis, may ugat doon kung saan ang oxygen at carbon dioxide ay doon ay naaadong oxygen at tapos natatanggal po yung carbon dioxide. Ang mga taong merong pneumonia, yung alveoli, yung supot ng hangin, ay napupuno ng nana at saka nagkakaroon po ng tubig. At ito pong tubig at nana na ito, naglilik sa ating mga ugat at sa mga nearby tissue. Napipigil yung gas exchange, yung oxygen and carbon dioxide. Kaya po ngayon, pagka hindi ito binigyan agad ng gamot at hindi ito naagapan, pwedeng mag-collapse ang baga. Ang pneumonia ay minsan bigla-biglang dumarating. Pero kung meron kang appropriate treatment, ito ay gagaling ka ng 7 to 10 days. Ang pneumonia po ay nagkukos ng rapid heart rate. Mabilis ang tibok ng puso mo. Kasi nga po yung ubo nyo may kasamang dry, nagpo-produce ng malapot na yellow, green, brown, blood stain na plema na nagiging dahilan na nahirapan ka huminga. Kasi nga dahil nga dun sa ubo mong tuyo, tapos yung malapot na dilaw, berding plema na may kasamang dugo, nagiging sanhi ng hirap kang huminga. Kaya pagka nahirapan ka huminga, nagiging mabilis at shallow at para kang kinakapos ng hininga, ang bilis ng heartbeat mo. Kaya mabilis ang heartbeat mo dahil nga doon sa ubo mo na malapot at saka yung alveoli, yung pinakadulo ng bronchial tube mo, kung saan nag-exchange yung oxygen and carbon dioxide, dapat oxygen ang laman nun, ay ang nas doon ay nana at saka po tubig. At ito ay naglilik sa ating blood vessel. Kaya ito ay, pag ito ay hindi naagapan, namamatay ang pasyente. Kaya nga po, sabi ko nga ang pneumonia, ay may bigla na lang dumarating yan, sudden. Kaya kailangan maprotektahan ng ating katawan, lalo na tayong mga meron na talagang sakit tulad ng diabetic, tapos meron kang tuberculosis, mahina na talaga yung baga mo. Kayong mga may kidney disease, no? Yung mga may chronic disease like cancer, kailangan bigyan natin protection ng ating sarili. Ang vitamin C po natin, ito'y antioxidant, nagpapalakas ang ating natural defense, nare-reduce yung panganib sa cancer, ito'y powerful antioxidant, palakasin ang ating katawan, panlaban
sa COVID at ganun din sa cancer. At ipinalalakas yung ating immune system. Ang vitamin C, super ito atong ito pong natural vitamin C natin, napapabilis yung ating paggaling. Kung meron kang injury, mabilis kang gumaling at hindi magtatagal. Kasi nga po ang vitamin C, tumutulong siya sa production ng white blood cells. Ito yung mga lymphocytes, mga fighting cells ito para protektahan ka sa infection. Tulad na sabi ko, ang pneumonia po ay infection sa baga. Kaya ngayon po ang para ma-reduce ang panganib, no, na lumala at magkaroon ng komplikasyon ang sakit mo, mag-take ka ng vitamin C. Ang vitamin C natin ay water-soluble vitamins. Inumin mo to 30 minutes bago kayo mag-almusal. Kung gusto nyo pong umorder nito, pwede nyo kong i-private message sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Basta bigay nyo lang po yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para ma-process ang delivery sa tahanan ninyo. Ito'y cash on delivery o kaya through GCash. Ano po ba ang simptoma ng pneumonia? Ang simptoma po ng pneumonia, depende sa edad mo at saka yung depende sa severity ng infection. O kaya meron ka ng existing problem sa immune system mo, kaya ang makikita mong simptoma nito, mabilis yung paghinga. Meron kang breathing difficulties. Kung severe ang infection, nilalagnat ka. Tulad na sabi ko, bakit mabilis ang paghinga mo? Meron kang breathing difficulties. Dahil nga, yung malapot na plema at tapos yung supot ng hangin sa baga mo, salip ng oxygen ang nandun, dahil sa may impression ka nga sa baga, nagkakaroon po ng tubig, malapot na plema, at nagkakaroon po ng nana, no? Kaya pagka severe ang impression, nawawalan kang ganang kumain. Masakit ang ulo mo, masakit ang dibdib mo. Tuyo-tuyo yung plema mo. Ang bigat-bigat sa dibdib. Kaya pag nagkukulang ka ng oxygen, nagiging kulay blue ang lips mo, pati yung mga dulo ng yung mga kuko mo. Dahil sa kakulangan ng oxygen. Para lumakas ang katawan mo, mag-take ka ng Super B Complex. Pagka po kayo may sakit, kailangan po natin ng vitamin C at Super B Complex. Importanteng supplement ito kasi ang Super B Complex tumutulong sa ating mga enzyme para makuha yung nutrients mula sa ating kinakain. Para sa ganon, yung cellular function natin, ma-breakdown yung carbohydrates at ma-transport ang nutrients sa buong katawan. Kaya nga po yung ating Super B Complex, ito po inumin mo kasabay ng vitamin C. Once a day lang naman ang inom nila, 30 minutes bago mag-almusal, ipagsabay mo na yung vitamin C mo saka Super B Complex, sundan mo na isang basong tubig. Ito, syempre, depende rin sa direksyon ng doktor ninyo. Ito po yung energy booster, pampalakas ng ating resistensya palaban sa infection. Available po yan sa Patnubay. Kung gusto nyo magpa-deliver, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Paano po nadadiagnose ang pneumonia? Nadadiagnose ito sa pamamagitan po ng yung x-ray, no? Bina-blood test ka. Yan po, no? X-ray, yan ang mga general examination yan. Para sa ganon ay malaman ang severity ng iyong pneumonia, no? Kaya ngayon po ang ating pong katawan ay bigyan natin ng pananggalang, no? Alam mo, nakakatulong po yung mga bukod dun sa gamot na rereseta ng doktor, kasi pag may pneumonia ka, resetahan ka ng antibiotic ng doktor. Kaya yung antibiotic na yon dapat itong inumin. Pwede mong samahan, nanbaw ko nasa bahay ka na, pwede mong samahan ng labanos. Alam mo yung radish, mayaman yan sa antioxidant at mineral, tulad ng calcium at potassium. Itong mga nutrients na to, nare-reduce yung panganib sa heart disease. Di ba nga, nahirapan ka huminga, kinakabog ka.
ang radish po ay natural nitrate, nag-i-improve ng blood flow. Meron po akong pasyente na high blood. Yung asawa niya namatay sa heart attack, tapos siya po ay ninenervyos na siya. Narinig niya sa program ko yung tungkol sa labanos. So, ang ginagawa niya, nag-agad-gad siya ng labanos, tapos pinipiga niya. 3 times a day, umiinom siya ng 1 kutsara ng katas ng labanos. Sabi nga, ito'y natural nitrate, nag-improve ng blood flow. Kasi ito'y nalilinis yung ating tiyan. Kaya nga kung may acid reflux ka, meron kang kabag, nakaka-detoxify ng system ang labanos. One thing, mayaman to sa fiber. Ako, ginagawa ko itong salad. In-scrape ko siyang manipis na manipis. Tapos, ito po'y overloaded ng mga roughage and fiber. Nag-i-improve yung digestion mo nito. Kaya kung kabagin ka, at nagre-regulate yung bile production mo. Lalo na kung natanggalan ka na ng gallbladder, ito'y safeguard sa ating liver and gallbladder. Ito'y maganda kung meron ka mang manas, maganda po yung labanos. Ang labanos, ito'y good source po ng tinatawag nating anthocyanin. Ito para mag-function ng mabuti yung heart mo. Nare-reduce ang cardiovascular disease at mayaman to sa vitamin C, folic acid, and flavonoid. Ang labanos, nagko-control ito ng blood pressure mo, nagpo-provide sa katawan mo ng potassium at nakakababa ng blood pressure at pinapanatili niya yung blood flow mo in control. Kaya kung nagsasuffer ka ng hypertension, ito po'y merong cooling effect sa dugo mo, ang labanos. Kaya ikayo na meron kayong pneumonia, pampabaklas din ng plema yon, palinis ng sistema, ito'y natural antibiotic po ang labanos. Pwede ka rin wag mo kalimutan na kayo ay nakakapagpahinga. Siyempre, pag masakit ka, kailangan ng katawan mo ng pahinga. Matulog ka, magpahinga ka, huwag kang magpapagod psychologically at saka physical. Kasi kapag masyado kang na-stress, nakakapagpahina ng immune system mo yan. Kaya kailangan more on matulog ka, magpahinga ka, para bigyan mo ng ang katawan mo ng resistensya para labanan mo yung infection sa baga. Pwede mong gamitan ng crystal oil, meron siyang cooling effect, meron siyang menthol. Pagka ang gawin mo lang, magpakulo ka ng tubig, 1-2 basong tubig, lagay mo sa kaldero, patakan mo siya ng 5 patak ng crystal oil, langhapin mo, magsuob ka, langhapin mo, nakakaginhawa ng paghinga mo, nakakaluse ng plema, nakakalis ng bara ng ilong, pangalis ng sakit ng ulo, at pampaginhawa ng nawawalan chest congestion mo doon. Kaya kung meron ka rin rheumatic pain, meron kang arthritic pain, meron kang stiff neck, muscular ache, leg cramps, aching feet, nananakit ang likod mo, masatang ulo mo, nangangalay, nare-relieve yung irritation sa katawan mo, napilayan ka, nagkapasa ka, nabukulang ka, masakit ang lalamunan mo, barado yung ilong mo. Ako po, ang ginagawa ko pagkatapos kong maligo, nagpapataka ko ng crystal oil sa palad ko, pagkikiskisan ko, minamassage ko lagi sa mga binti ko, sa hita ko, sa tuhod ko, tapos aamoyin ko yon, lalanghapin ko, nakakaginhawa po, parang nakakalis ng bara-bara sa ilong yung ating crystal oil. Kaya kung meron kang asthma attack, may cold and cough ka, haplas mo lang sa dibdib mo, giginhawa ka. Maganda yan sa stomach ache, maganda yan sa dighay, acid reflux, sinisikmura ka, nahihilo ka, masatang ulo mo. Haplas mo lang yan sa noo mo, sa sintido mo, sa batok mo. Kaya hindi ka rin kakagatin ng lamok pag hinaplas mo yan sa paa mo, no, o sa balat mo. Itry nyo po yung ating crystal oil, 400 pesos ang isang bote, 60 ml. Pag bumili po kayo ng 3,
Yung dalawa, tigpo 400. Yung tatlo nyo, 200 na lang, no? So, kung nice nyo po nyan, pwede nyo po akong i-PM sa aking Facebook page. Ano po ba ang treatment sa pneumonia? Maraming cases, ang mga taong ang immune system nila ay mababa, ang chance na lumaban sa infection, mahina. Kaya ang doktor, nagbibigay sila ng antibiotic para makatulong sa recovery. Kaya kung meron kang pneumonia, kailangan talaga ng antibiotic. Kasi nga, hindi mo kayang labanan yung pumasok na bakterya sa'yo. Ang treatment, syempre, depende sa edad mo at anong klase ng infection. Ito ba'y viral, ito ba'y bacterial, or fungal infection. Kailan ito ng hospital admission, lalo na sa mga baby, sa mga bata, at mga elderly. Meron po kasing mild or moderate cases ng pneumonia, no? Kaya pwedeng itong gamutin sa bahay kung mild lang. Pero kung maraming tubig na iinumin, o minsan meron kayong yung antibiotic na bibigay sa iyo, ia-IV ka para patayin ang infection. Kasi nga po ito para ma-relieve din yung fever, yung pain, ganon kapag may pneumonia ka. Dapat magkaroon po tayo ng vaccine sa pneumonia. Ako ay nagpabakuna na ako sa pneumonia. Siyempre, pagka may edad ka na, nasa senior citizen ka, kailan meron tayong bakuna sa pneumonia. Ma-reduce ang panganib sa infection. Marami pong mga matatanda na namamatay sa pneumonia. Kaya nga po, ang gagawin natin, ilagay natin ang katawan natin sa ligtas na katayuan, no? Kaya po, ang pneumonia, isang klase ng sakit na maapekto sa baga. Tulad na sabi ko, ang baga natin ay binubuo ito ng maliliit na supot, ang tawag ay alveoli. Pag malusog ka, ang alveoli, ito'y daanan na at napupuno ng hangin upang tayo'y makahinga. Ngunit pag may pneumonia ka, itong parting ito na salit na hangin ang nando doon, napupuno ng nana tubig at nagdudulot ng mahirap paghinga at kakulangan ng oxygen sa katawan. Ang impesyon na to ay sanhi na yung daanan ng hininga mo ay mamamaga at saka yung supot ng hangin sa baga mo mapupuno ng nana at tubig kaya nahirapan ka huminga. Kaya nga po maaaring ito'y dala ng virus, bacteria, fungi o ito po minsan nakakahawa yung sakit na pneumonia. Para maiwasan po ang sakit na to, nasabi ko po kanina yung magpabakuna, lalo na po sa ating mga senior citizen. Meron tayong wastong nutrition, manatiling malinis ang katawan at kapaligiran. Lumalala po ang pneumonia pag marumi yung paligid nyo. Bawat may sakit, meron tinatawag na chain of infection, yung transmission. Yung chain of infection, ito po yung napapasa sa isang infected na individual ang kanyang sakit sa iba. Sa kaso po ng pneumonia, napapasa ang sakit na to sa pamamagitan ng pag umatching ka o umubo ka. Pag umubo yung taong may pneumonia, nag-atching siya, bumahing siya, umubo siya, yung virus na yan at bakterya na yan ay pwede itong maipasa sa taong kaharap niya. Kaya sa ngayon, di ba, hindi ka pwedeng lumabas na hindi ka naka-face mask, di ba? Kaya para sa ganon, hindi ka makapagpasa yung chance of yung makapagpasa ng nakakahawang sakit na to. Kaya pagka ikaw ay nuubo o sinisipon, kailangan pag umatching ka, takpan magtakip ka, no? Maigi na ang prevention, ang pagkalat ng pneumonia at maghugas ng kamay parati. Minsan po yung pneumonia ay sanhi ito ng mga tawag po natin ito. Minsan ko yung mga virus na to ay common ito sa mga bata. Kaya yung mga anak po ninyo na inubo at sinisipon, huwag yung babaliwalain yan. Baka magka-pneumonia. Kaya di ba maraming batang baby na matay, pulmon niya ang kinamatay, no?
At paalala po sa ating activated charcoal, ito isang effective remedy as a home treatment sa digestive problem, sa food poisoning, sa sinisikmura, sa digay, maasim na sikmura, at bad breath. Yung pong activated charcoal po natin, nagbibigay tulong sa ating digestive system para ma-flush out ang toxin, mawala yung toxic burden natin, at hindi ito mag-circulate sa ating katawan. Kaya pan-detox ang ating activated charcoal. Kung lasing na lasing ka nga, maiwasan mo yung pagkalasing, inom ka lang ng charcoal, mawala yung hangover at mawawala din yung bad breath mo. Abi, pati kung meron ka na food poison ka at saka yung na-overdose ka sa gamot, maganda po yung activated charcoal. Kaya ngayon po, ito pong ating pneumonia ay typically apektado yung mga pasyente na mayroong brain injury. Tapos yung mga excessive na pag-inom ng alak, nakaka-disturb ito dito sa throat mo. Kaya nga po yung mga taong inuubo, humirap na hininga, may linalagnat, mabilis na paghinga, yan po ay nakikita mong simptoma yan sa may pneumonia. Kasi po ang pneumonia ito ay very infectious disease na ito po ay nakaka-cause ng infection sa baga, nagiging dahilan ng pangangapos ng hininga, at saka yung pong mabilis ang tatibok ng puso. Meron kang chest pain, nagiging worse ito pag inuubo ka. Yan, nagiging dahilan ito ng pagsakit ng ulo mo, malamig yung timpla ng balat mo, wala kang ganang kumain, wala kang lakas, madali kang mapagod, at madaling mag-init ang ulo mo. Ang pneumonia po ay nakakatakot, napakaraming buhay ang nawawala. Ito po ay may lunas, nagagamot po ang pneumonia. Kaya kung meron kang antibiotic, no, matatalo mo yung pneumonia na yan. Sa mga grabe, kailangan po ay hospital ang pasyente para mabigyan agad ng lunas. Pwedeng pagtuunan ng pansin, iwasan, prevention is better than cure. Kaya sa pamamagitan po ng pagpabakuna sa pneumonia, ito yung magandang desisyon na gawin natin. Bigyan natin ng masustansyang pagkain ng ating katawan, malinis na kapaligiran, maayos na bahay, walang dapat naninigarilyo sa mga kasama nyo sa bahay. Maraming sakit, may kasamang sipon, panghina ng katawan. Ang pneumonia po ay kailangan uminom kayo ng maraming tubig para matunaw yung plema. Magbilad kayo sa araw para mamatay yung bakterya, at kailangan po para hindi magkaroon ng komplikasyon, maganda po ma-admit talaga sa ospital. Tulad na sabi ko, ang pneumonia na sa halip na oxygen ang laman ng supot ng hangin sa baga ninyo, napupuno ito ng nana at tubig, nagdudulo sa mahirap na paghinga at kakulangan ng oxygen sa katawan mo, kaya ang bilis ng tibok ng puso mo. Kaya po ang gawin nyo, mag-gurgle ka lagi. Yung isa-isang basong tubig na maligam-gam, magmumog ka, lagyan mo ng asin. May i-relieve ang irritation. Basta po magtunaw ka lang sa isang basong tubig na maligam-gam, 1/2 teaspoon ng salt, wala ligam-gam na tubig, i-gurgle mo yon, no? Paalala po sa calcium magnesium. Ang calcium magnesium po natin, meron siyang taglay na zinc at vitamin D. Nagpapalakas ng ating buto, nagpapamaintain ng healthy cardiovascular system, at mag-transmit ng nerve impulses. Ang calcium po, nagre-regulate ng muscle function, nagpe-prevent ng muscle cramps, isang natural remedy sa pagkahilo at saka sa osteoporosis. Napapabagal ang rate ng bone loss, nakamutulong sa pag-release ng melatonin. Kinakailangan po ito para ito'y natural hormone, nagre-regulate ng masarap na tulog. At ito rin po'y antacid, ang panlaban sa GERD, ang calcium magnesium with zinc. Kung gusto nyo pong umorder nito, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay Salusugan. Sabihin nyo yung pangalan nyo, address at cellphone number ninyo para ma-process ang delivery nito sa inyong tahanan. Cash on delivery po. Yan dapat yung gawin, no?
Pag kinakapos po kayo ng hininga, no, ano ang dapat yung gawin? Kung nararanasan niyo po yan, kailangan po, meron kayong inhaler, no? Punta kayo sa doktor, no, sundin mo kung ano ang instruction niya, kung anong dosage. Sinasuggest po na meron kayo dapat immediate medical care, no? Dapat gawin. Kasi nga po, ang mga taong merong pneumonia, pag meron kang hirap kang huminga, ito po ay nakakasakit ng dibdib. Kaya pwede kayong uminom ng hot water, nakakarib ng shortness of breath. Tumutulong, pwede rin kayong uminom ng caffeinated coffee. Kasi yung caffeine, nakaka-widen ng airway, no? Sinasuggest po, nakakatulong po yon, no? Ang caffeine po ay ibig sabihin, nakapagpapalakas din ito ng katawan. Tulad na sabi ko, ang caffeine nagwa-widen ng airway, kaya ito po ay may gandang effect sa mga taong may pneumonia. Kung may chest pain ka, ang dapat mong gawin, itry nyo po na maglagay kayo ng mainit na yung fomentation, magpakulo kayo ng tubig, tapos kumuha ka ng makapal na bath towel, i-fold mo into half, then i-roll mo, hawakan mo sa magkabilang dulo, di naka-roll na, hawakan mo yung kumukulong tubig, ilagay mo yung saplanggana, yung tubig na pinakulo mo, ilublob mo dun sa kumulong tubig yung gitna ng towel na hawak mo, tapos hilain mo sa magkabilang dulo para mapiga siya. Ngayon para hindi ka mapasok, ipasok mo siya sa yung black na garbage plastic. Yon, para matagal ang init niya, ibalot mo siya doon. Pagkatapos kumuha ka ng isang to yung manipis na bath towel. Ibalutin mo siya, ilagay mo sa dibdib mo. Nakakaginhawa ng paghinga yon para matagal ang init. Para pumasok hanggang kaloob-looban yung init, yung steam niyan, makakahinga ka. No, mawawala yung chest congestion mo, no? Yung fomentation, yung heat, yung hot pack na tinatawag. Ito po ay nagpo-provide ng relief sa pneumonia kung meron kang intense chest pain at saka para mabaklas yung plema mo para yung mga bacteria or virus na cause ng pneumonia mo ay mamatay. So, through that fomentation or hot pack, makakatulong. Pwede rin kayong uminom ng luya. Yung luya, samahan mo ng luya dilaw, yung turmeric. Maganda to sa may chest pain. Gawin mo siyang tsaa, no? Basta one inch na na luya, na luyang dilaw, tsaka 1 inch na yung ordinaryong luya, ipagsama mo, no? Dikdikin mo, pakuluin mo ng 10 minutes, lagyan mo ng mga 3 tasang tubig. Inumin mo yan as often as you can, no? Maglaga ka na ng marami, uminom ka, no? Nakita po yung ginger, meron siyang anti-inflammatory, pain-relieving properties, at ang turmeric at saka yung ginger, ipagsama mo yan, maganda yan sa chest pain. Ito'y meron magandang epekto sa may pneumonia. Nakakalusin ng plema, no? At saka gawin mo yung pag-inom ng ginger tea, pag-inom ng hot water, paglagay ng hot compress, mag-gurgle ka ng tubig na may asin, no? Malaking tulong po ito. Tapos, pwede kang uminom ng tubig na may kalamansi. Kung nilalagnat ka, punas ka lagi ng punas, punas ng punas. Huwag kang mawala ng face towel sa ulo para hindi sumakit ang ulo mo. Kaya kung may lagnat ka, syempre resetahan ka ng doktor. Kung meron ka may chest pain ka, masasakit ang buo mong katawan kasi pagka may lagnat ka, may pneumonia ka, ang masakit ang katawan mo. Gamitin mo na merong mga pain reliever, pati yung mga reseta ka ng doktor na mga albawa, biogesic, mga ganon. Depende po kung anong pain reliever ibibigay sa iyo ng doktor mo, no? Kaya ito pong minum kayo ng, lagi kayo miinom ng sapat na tubig at electrolyte. Halimbawa, kung nilalagnat ka, Gatorade. Minum kayong kulay blue, inom ka ng Gatorade. O kaya kumain ka ng popsicle,
yung malamig na, parang sinisipsip mo siya palagi. Para laging basa, meron siyang cooling, makakapag-alis ng lagnat po yon. Tapos, lagi kang ano, yung katawan mo, lagi mo lang punas-punasan palagi. Laging punas-punas, maaaring lukewarm na punas-punas para sa ganon ay makahinga yung katawan mo. Mawala yung init. Maglagay ng face towel na malamig sa ulo, yung maligam-gam na tuwalya, ang ipupunas mo naman sa katawan mo, no? Kaya ito po, iwasan mong ginawin ka. Kung giginawin ka, maglagay ka ng, ano mo, meron ka dyang, itong medyas, makapal na kumot, yan ang dapat mong gawin. Yung warm water, uminom ka ng warm water kapag ka ikaw ay para kang giniginaw, di ba? Tsaka meron kang soup, sopas, meron kang sinabawang gulay, alimbawa, meron kang sinampalukang manok, mga sopas, arroz caldo, para mapainit yung katawan mo, no? At pagkatapos po, meron tayong food supplement na omega-3 fatty acid. Ito'y meron siyang anti-inflammatory property. Very useful ito sa management ng asthma and autoimmune disease. Ang ating pong omega-3, ito'y nakakatulong pang iwas sa sakit sa puso kasi pampababa ito ng cholesterol tsaka triglycerides, napiprevent po yung heart attack and stroke kasi napapigil yung hardening of the arteries or pagbabaran ng mga ugat. At ang isa pang benefit po ng omega-3, it improve your brain function. So, kung may memory problem ka, like Alzheimer's disease, it boosts your memory at it sharpen your memory, yung omega-3 fatty acid. Kung gusto nyo pong umorder nito, i-private message nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigyan nyo yung address at CP number ninyo para ma-process ang delivery. Cash on delivery po ito. Ang shipping fee, i-charge po sa inyo, no ho? Okay, kung napapansin kung kayo po ay nakikinabang kayo sa ating program, paki-click lang po yung follow, like and share para ito lumaganap sa inyong mga kaibigan. Sa akin naman pong YouTube channel, paki-click lang po yung hanapin niyo po sa YouTube yung pangalan ko, Rose Alfonso. Click niyo po yung subscribe pati yung bell, i-click niyo para ma-update kayo sa aking bagong video. Okay? Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Na ito pong ating food for thoughts na to, malaking may tutulong po nito sa ating Christian life. Kasi tulad po na sabi ko, tayo po ay meron tayong, sabi nga, meron tayong good spirit sa atin. Kaya sabi nga, God created man in His own image, no? Kaya ang Spirit of God is Godly Spirit. So, meron tayong ganun. Kaya kailangan sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos, nakikilala natin siya at nagiging matibay ang ating pananampalataya. Nice kong i-share sa inyo ang Matthew 6, chapter 6, verse 7. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Sabi nga, ang katulad daw ng mga hintil, ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag niyo silang tularan. Alam na ang inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago niyo ihiling sa Kanya. Bago tayo mag-pray, alam na ng Diyos kung anong ating kahilingan. Situin, pag nananalangin tayo, maikli, direct to the point. Huwag na daw yung mahabang proseso tsaka yung paulit-ulit na panalangin. Kailangan po yung panalangin natin galing sa puso. Halimbawa, sabi mo, Panginoon, marami pong salamat. Kami po ay kahit na mahirap ang buhay, may pagkain kami. Marami pong salamat. Kami ay hindi nagugutom. Meron kaming hangin na nalalanghap, na malinis. Meron kaming tubig na naiinom. At marami pong salamat. Meron po kaming kahit na konti ang sweldo namin, nakakaraos kami. So, yung
yung ano, araw-araw mo nararanasan, yung para ba yung kausap mo lang yung kaibigan mo. Ganun po ang pakikipag-usap sa Diyos. Diba sabi niya, ganito kayo manalangin. Ganito kayo manalangin, sabi ni Jesus. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming makasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalatian, magpakailanman. Amen. Di ba ganun lang kaikli? Malaman, di ba kailan natin lahat ng pagkain, kailan natin maligtas sa tukso, yung ganun kaikli na hindi masyadong pagkahaba-haba ang gusto po ng Panginoon, direct to the point. Kesa bago daw tayo manalangin, alam na niya kagad kung ano yung kailangan natin. Kaya lang gusto lang niya nakausapin natin siya. Pag tayo nagpe-pray, ibig sabihin nun, tayo may pananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.